matagal na pagbebenta ng COVID test kits na tuklasan sa Paranaque. Yan ang saktong balitang hatid ni Jetski Pascual. Jetski? Magandang morning, Jeff. Kahon-kahong mga COVID-19 testing kits ang nadiskubre ng mga pulis sa isang bahay sa Paranaque City. Binibenta umano ang mga ito online. Nagkasa ng bypass operation ang CIDGNCRQC District Field Unit sa Barangay Don Bosco matapos makatanggap ng sumbong ukol sa illegal na gawain. Isang operatiba ang nagpanggap na bibili ng mga test kits sa mga suspect sa halagang 1.2 million pesos. Matapos ang bintahan, hinuli agad ang dalawang suspect na staff pala ng isang medical supplies company. Walang may pakitang mga dokumento ang mga suspect kabilang na ang FDA approval ng mga rapid test kits o kahit anong certificate. Napag-alaman rin ng mga pulis na nakarehistro sa Cebu ang kumpanya na may-ari ng test kits pero wala itong business permit sa Paranaque. Nakuha sa bahay ang nasa 250 boxes ng antigen test kits na may lamang 20 pieces bawat kahon o sa kabuang 5,000 antigen test kits. At bukod dyan, Jeff, may 640 boxes din ng rapid test kits na kasakabuan ay 12,800 na test kits ang nakita. Nakuha din sa lugar ang 6 na cellphone, may computer, may logbook, may wifi router na pinaniniwala ang ginamit sa online transactions. Bukod sa test kits, may nakita rin mga kahon ng bala ng baril. Dinala ang mga suspect at mga kontrabando sa CIDGNCR sa District Field Unit sa Camp Carinal, Quezon City para sa investigasyon. Balik sa iyo, Jeff. Jeky, ito mga test, peke o walang permit. So kapag nakakuha ka dito, nakabili ka, hindi gagana talaga? Ganun ba yung lumalabas? O walang permit lang? Sa ngayon, Jeff, base sa initial investigation, wala pang permit na nakita itong kumpanya. Pero dahil iniimbestigahan pa kung FDA approved ba ito. Kasi kung hindi ito FDA approved, ayun, Jeff, medyo may problema dyan kasi baka hindi gagana. Pero ngayon, ongoing pang investigation, pupuntahan pa ng CIDG itong FDA kung talaga bang merong certificate of approval itong mga nakumpiskang mga test kits. So, dalawa yan, Jeff. Illegal ba itong business? At the same time, kung illegal ba mismo ang produkto? Jeff, balik sa'yo. Oo, kasi yun ang mahalagang malinaw, no? Kung illegal lang siya na walang permit o talagang peke na kumbaga hindi talaga siya gumagana bilang test kit, no? Kasi baka nga nakalusot na to dati at may mga nakabili, eh syempre pangamba nila, paano to, gagana ba to? Makakasiguro ba kami na yung resulta nito ay mapagkakatiwalaan. Eh, magandang abangan nga, sabi mo, Jeky, yung magiging resulta ng ginagawang investigasyon. Sa ngayon, maraming salamat muna, Jeky Pascual. Ingat kayo dyan.